Oh, andiyan pala kayo mga papi. Samahan niyo ako ngayon. Maganda yung pag-uusapan natin. Tungkol to kung paano nga ba kumita sa YouTube, paano magkaroon ng maraming sapatos. What's up mga papi? Kamusta kayo? May 6, 2020. At ngayong araw is pag-uusapan natin kung paano nga ba ma-monetize dito sa YouTube. At kung ano nga ba ang meron sa buhay ng isang sneaker vlogger kagaya ko. At ikaw, ikaw, kung gusto mong maging isang vlogger at mag-content ng sneakers, makinig ka sa akin. Teka lang. Baka napadaan ka lang dito, pindutin mo muna yung subscribe button dyan sa baba at i-ring mo na rin yung bell para mas updated ka pa sa mga susunod ko na content. Pero bago ko tuluyan simulan tong content natin ngayong araw, meron lang akong bubuksan. Ayan, galing to kay Boss Pau kasi umorder ako sa kanya ng nilagay niya pa ng James Tappel Igop Astro Hoodie. Ayan, suot-suot ko na. Maraming salamat Boss Pau. See you soon. Okay mga papi, sisimula na natin yung pinaka-content natin at magsisimula tayo kung paano nga ba ma-monetize sa YouTube. Para sa mga hindi nakakaalam, itong channel na pinapanoodan nyo ngayon, i-second channel ko na. Yung pinakauna kong channel is na-terminate ni YouTube. Pero hindi ako tumigil mga papi at eto ginawa ko tong second channel na to. At kahapon lang na-approve na itong YouTube channel ko sa monetization. Kaya may dilaw-dilaw na kayong nakikita dyan sa baba. May ads na tayo ulit mga papi. Na-reach ko yung requirements ni YouTube sa loob ng 3 months. Nag-under review siya ng 3 days. Mukhang swerte sa akin yung number 3 ngayon ah. Kaya ngayon ituturo ko kung paano nga ba ma-monetize or magka-ads yung YouTube channel mo at kung paano ka din kikita dito sa YouTube. Para to sa mga kaibigan ko na nag-start na rin ng YouTube channel at kinakausap ako kung paano nga ba kumita and ano yung requirements ni YouTube. Kasi yung iba dyan sa akin na nakakanood na merong YouTube channel is nalilito pa din kung paano nga ba tumatakbo yung requirements ni YouTube. Una dyan, kailangan mong ma-reach yung 1,000 subscribers. Sunod naman is yung 4,000 watch hours. Alam kong hindi lang ako yung nahirapan sa pag-reach ng 4,000 watch hours. Kasi nung sa una kong YouTube channel, yung na-terminate, sobra rin akong nahirapan bago ma-reach yung 4,000 watch hours. Na-reach ko siya dati sa una kong YouTube channel sa loob ng 8 months. Pero para sa akin, para mas mabilis mong ma-reach yung 4,000 watch hours, ang gawin mong video is 10 minutes pataas. Kasi mas mahabang video, mas malaki yung dagdag sa minutes or oras. Pero kung baguhan ka dito sa YouTube, huwag ka naman muna gumawa ng 20 minutes or 25 minutes na video kasi yung iba dyan tatama rin ang manood. Kahit ngayon mga papi, mahirap gumawa ng 20 minutes above na video kasi yung iba sa mga nanonood dyan, kapag nakita nilang 20 minutes yung video mo or above 20 minutes, tatama rin silang manood. Kahit ako mga papi, pag 20 minutes yung video, tinatamad akong manood. Depende na lang kung vlog yon ng Team Payaman. Kaya para sa mga kaibigan ko dyan na nag-start na ang gumawa ng YouTube channel at nagbo-vlog na din, ang isa sa mga mapapayo ko para mas medyo mabilis nyong ma-reach yung 4,000 watch hours is gawin nyong 10 minutes above yung mga vlogs nyo. At itong sasabihin ko ngayon is pinaka the best talaga para mas mabilis kang mag-grow dito sa platform ng YouTube. Dapat meron kang sariling idea, dapat meron kang sariling content, dapat meron ka laging pasabog, dapat meron ka laging hinahain na bago sa mga audience mo. Ayan yung isa sa pinaka talagang mabisa para ma-reach mo yung 4,000 watch hours ng mabilis at the same time, mas mabilis ka talagang makikilala pag meron ka ng mga sinabi ko. Para mas malinaw, ayun yung tinatawag na niche. Or ito yung tinatahak mo na landas dito sa YouTube. Example ako, nakilala yung channel ko sa content na mga sapatos. Si Boss Pau nakilala sa content na Ukay Shoes. Si Gong TV nakilala sa galing niya sa pagpapatawa sa mga vlogs niya. Yung Jamil nakilala sa challenge-challenge, sa pranks-pranks. Ayun yung sinasabi kong daan or niche na dapat meron kayo sa YouTube channel nyo.
hindi nyo man agad mahanap yung niche nyo or yung way nyo dito sa YouTube channel, vlog lang kayo ng vlog, vlog lang ng vlog. Darating din yung panahon, makakaisip ka ng ideya na, ah, ito pala yung content na fit sa akin, ito pala yung content na wala pa dito sa YouTube. Kasi mga papi, dito sa YouTube, sobrang dami pang content na hindi natutuklasan. At kung nag-start ka ng YouTube channel ngayon, ngayon mismo, baka ikaw na yung hinihintay ng isang content na hindi pa natutuklasan dito. Kaya kung ikaw, nag-YouTube ka na, nagbablog ka na, at napakalawak ng imahinasyon mo, napakalawak ng creativity mo, try to think ng mga bagong content dito sa platform ng YouTube. Baka ikaw na yung hinihintay namin na bago makakapagpasaya sa mga tao. At ikaw na yung hinihintay ng content na yon kasi fit kayo nun. About naman kung paano kumita sa YouTube, dapat nga ayon ma-monetize ka muna. Tapos yung kita is bumabase dyan sa mga dilaw-dilaw na nakikita nyo sa screen. Kaya kapag may nag-play dyan na ads ngayon, huwag nyong i-skip. Para medyo mas makikita naman kahit papaano. Kasi talaga mga papi, mahirap kumita dito sa YouTube. Hindi porket monetize ka na, tuloy-tuloy na yung sahod mo. Hindi porket may ads ka na, malaki na yung kinikita mo. Hindi mga papi, nakadepende lahat sa ads and sa takbo ng views. Sa naobserbahan ko dati sa una kong YouTube channel, tumatakbo lang yung pera na $1,000 every 1,000 views. Ganon kababa mga papi. Isipin mo 1,000 views, $1 equivalent lang nun is 50 pesos. Minsan nga, 49 lang. Ganon lang mga papi. Kaya ngayon, kapag may lumabas na ads dyan, huwag mong i-skip. Wag. Dagdag ko lang din mga papi na yung sahod sa YouTube is nakiklaim lang kapag nare-reach mo yung threshold na $100. Equivalent yon dito sa peso ng 5,000 pesos. Makukuha mo lang yung sahod mo kapag ka na-reach mo na yung $100 pataas. Pero kapag ka $98 or $97 lang yung naipon mo sa loob ng isang buwan, hindi mo pa makiklaim yon. Bale, next month na lang ulit, pero maiipon lang naman siya mga papi. Ewan ko kung mababawasan, hindi pa rin malinaw sa akin kung nagbabawas ba kapag hindi mo na-claim sa loob ng isang buwan. Pero advice lang, kapag nag-start ka ng YouTube channel or nagbablog ka na, huwag mong titignan or huwag mong gagawing motivation yung pera or yung kita dito sa YouTube. Kasi mahirap kumita dito sa YouTube. Kaya kung pera yung iniisip mo kaya ka nag-vlog, hindi ka tatagal dito sa platform na to. Sinasabi ko sa'yo. Kaya kung ikaw nagbabalak kang mag-start ng YouTube channel at mag-vlog, ngayon pa lang sinasabi ko na, mag-vlog ka na. Mag-start ka na ng YouTube channel, kuhain mo yung cellphone mo, mag-video ka ng sarili mo, i-upload mo. Edit mo na pala. Okay mga papi, tapos na tayo dun sa una nating topic sa vlog na to. Dito naman tayo sa pangalawa, kung ano nga ba ang buhay ng isang sneaker vlogger na kagaya ko. At kung gusto mong mag-start ng vlog at ang gusto mong content is about sneakers din, makinig kang mabuti. May sasabihin ako sa'yo, dapat mong malaman to. Para sa akin, ang buhay na meron ako dito ngayon sa sneaker content is napakasaya. Bukod sa nagkakaroon ako ng maraming sapatos, nagkakaroon din ako ng maraming kaibigan, nagkakaroon din ako ng maraming experience, and nagkakaroon din ako ng maraming knowledge. Hindi ako nag-vlog para magkaroon ng maraming sapatos. Lahat ng sapatos na meron ako ngayon is unexpected na dumating talaga sa akin. Nag-vlog lang ako para gawin yung passion ko. Nag-vlog lang ako para sundin kung ano nga ba yung gusto ko. Nag-vlog lang ako para mag-enjoy and magkaroon ng maraming kaibigan talaga at solid na experience at yung knowledge talaga mga papi. Kaya ikaw, sinasabi ko na sa'yo, kung gusto mong mag-start ng YouTube channel at mag-content ng mga sneakers, kailangan ito yung mga dapat mong tandaan and dapat meron ka. Unang-una para sa akin, bago mo pasukin itong sneaker content or pagbablog ng mga sapatos, kailangan marami kang
alam about sa sapatos. Kasi mahirap mag-vlog, mahirap magpunta sa store, mahirap mag-introduce ng mga sapatos kung ikaw pati mismo sa sarili mo, hindi mo alam kung ano yung tawag sa sapatos na yan. Alam ko na hindi ka naman papasok sa content na to sa pagsasapatos kung wala kang alam. Pero dapat habang tumatakbo yung career mo dito sa YouTube, mas lumalawak yung mga knowledge na nalalaman mo. Tawag sa sapatos na yon, colorway, sino yung nag-design ng sapatos na yon, ano yung history ng sapatos na yon, dapat mas lumalalim pa yung kaalaman mo habang tumatakbo yung YouTube career mo dito sa sneaker content. Tandaan mo, lamang ang maraming alam kaysa sa maraming sapatos lang. Sunod, dapat friendly ka. Mahirap mag-vlog sa isang store kapag hindi nila magugustuhan yung attitude mo. Kaya dapat marunong kang makisalamuha sa mga tao na nandun sa loob ng store. At the same time, pati sa mga nauna sa'yo sa content na to. Dapat kaya mo silang pakisamahan ng maayos or sa madaling salita, dapat may respeto ka. Okay mga papi, sana may natutunan kayo ngayon dito sa panonood ng vlog ko. Yun sa una nating topic, kung paano nga ba ma-monetize and about din sa kita sa YouTube. Tapos, kung ano nga ba yung buhay ng isang sneaker vlogger at kung ano nga ba yung papasukin mo kapag nag-sneaker content ka na. Ayun yung laman ng vlog natin ngayon. At bago ko tuluyang tapusin tong vlog na to, paulit-ulit ko nang sasabihin na kapag nag-start ka ng YouTube channel, huwag mong tignan agad yung kikitain mo dito. Tignan mo kung ano pa nga ba yung mabe-benefit mo kapag nag-start ka ng YouTube channel mo. Kagaya ko, dun sa una kong YouTube channel mga papi, hindi pa ako nun kumikita, pero nagkaroon ako ng maraming experiences, maraming kaibigan, maraming knowledge, at higit sa lahat, nagkaroon na rin ako ng mga sapatos na bigay lang. So dito ko na rin tatapusin itong vlog na to and maraming salamat sa panonood at pagsama sa araw na to. At maraming salamat sa panonood at pakikinig. At sana may natutunan talaga kayo dito sa vlog na to mga papi. Shoutout sa lahat ng kaibigan ko dyan na nag-start na ng YouTube channel. Tuloy nyo lang yan. Enjoy nyo itong platform na to. Maraming salamat mga papi. At kung may problema kayo ngayon, kung may negatibong nangyayari sa buhay nyo ngayon, huwag kayo mag-alala. Lahat yan may dahilan, lahat yan may purpose. Lagi nyo lang tatandaan, nothing happens at random. Maraming salamat mga papi. Don't skip ads. Monetize na ulit itong YouTube channel natin sa loob lang ng 3 buwan. At nireview lang siya 3 days lang. Sobrang bilis. Maraming salamat mga papi. Ingat kayo. God bless. Peace. Ang ganda ng hoodie ko. Order na kayo.